Hello everyone, welcome back again to my channel and welcome back again to another edition of our blog. And today's topic, we're going to make a homemade recipe again, which is kamias prunes. See? I took a fresh kamias in our backyard. So, what will we gonna do to this? Gawa-gawa tayo ng kamias spoons. Okay? So, maybe you're thinking, kamias, paano naging kamias yung pasas? Para baliktad din, diba? Para nagtataka kayo. Maybe you're just wondering why or how yung kamias magiging pasas, hindi ba magiging maasim? Maalat, ganun. So, maraming nagtatanong before. I was doing this before. So, that was maybe I was still in college. So, na-stop lang yung paggawa natin ng mga processing food. Gawa nga lang tayo, no? Nanay na tayo. So, right now, nasa ano pa rin tayo, quarantine. So, gawa-gawa tayo ng mga homemade recipe. Which is ngayon, before I made a dragon fruit shake. So this time naman gagawa na naman tayo ng kamias prunes. So what I did guys is I clean up already the kamias. See? I clean up already, which I trimmed it. See? This one. Pag napitas nyo na yung mga kamias guys, ganito ang gamitin nyo. Just trim it on sa pinakadulo, dulo. So gawin nyo, you have to try to cut this. And then you have to prick them o tusukin nyo sila ng fork o di kayo yung mga knife or something that is pointed para pag halimbawa imamarinate nyo siya ng ng sugar. So doon lalabas yung kanyang extract. So what we're gonna do is we have to marinate it in a white sugar for the whole night. So dalawang beses nating imarinate ito ng sugar, which is white sugar. Pwede rin yung yung light brown sugar. Pwede rin natin siyang gamitin pang marinate. So i-marinate natin siya for the full night, just for 2 days. Pero hindi natin tatanggalin yung yung syrup if ever na magkatas siya. Kasi natural pag binuhusan mo siya ng sugar doon sa container, mag-e-extract yan, lalabas yung kanyang mga extract. So the following day, what we're gonna do is to put again another 1 kilo of sugar. So by the way, this is 1 kilo guys, 1 kilo of kamias. So it is equivalent 1:1. So when you're going to make kamias prunes, 1:1 yung kanyang measurement, which is yung 1 kilo of sugar is good for 1 marination. So 1 kilo of sugar for 1 day and then another 1 kilo of sugar for the following day, and then the third day is you have to remove the juice already, and then tsaka mo siya lutuin with soy sauce. So how much of soy sauce you needed? So kailangan natin doon is 1 cup of soy sauce para doon siya kukuha ng kulay. So ngayon, magtatanong kayo, bakit kaya magiging black yung kamya? So parang pasas talaga siya guys pag natikman ninyo, for sure. So sa mga gustong mag-try, sa mga nasa bahay-bahay, total yung mga kamyas natin, hindi natin napapakinabangan kung minsan inaapak-apakan lang dyan o di kina naglalaglagan. So make something remedy on it. So hopefully na makatulong tong gagawin kong video na ito para sa mga gustong gumawa ng mga homemade recipes. So, I'm gonna show you the steps on how to make kamias prunes, a homemade kamias prunes. So here it is, the cooked kamias prunes that I made it.
Pagkatapos ng dalawang araw na marination dun sa sugar, so dun natin siya i-strain yung sugar syrup na naandun sa may kamyas. So this is it already, what I cook. And see, I'm gonna show you. See, it's a black kasi meron siyang soy sauce. So when you're going to cook this kamyas prune, so what you're gonna do is to cook this one, yung anuhin mo, i-strain mo, you have to strain the extract yung pinag-marinitan mo ng 2 days. Ayan, you have to spread it sa wire tray and then you have to keep it on sunlight for the full day. So ayan, tatakpan natin ng kwan ng tela para hindi siya langawin, no? So when you're going to put it on the sunlight, pag mag-dry na dun sa taas, tignan mo rin kung nag-dry na. So, ibabaliktad mo rin siya and after. Okay, so here it is, the finished product of the kamyas prunes. So, ito na siya. So, after 2 days of putting in sunlight, so ito na siya, guys. So, it became black now. So, as you notice, eh, they are become black. See? Para siyang pasas talaga. So, pwede mo rin siyang ikat. Kung halimbawa, trick mo siyang ilagay sa mga salads, like macaroni salads. I tried to use these ones before. What I did is, I just cut it to 3. Yan, kinat ko siya ng 3. So, para siyang pasas talaga pag natikman nyo, guys. So, mag-iwan na lang ako ng ano, ng procedure kung paano gawin ito. Yung procedure ng pagluto nito. So, para naman sa mga gustong mag-try sa kanilang mga bahay. So, naway meron kayong kapulutan ng konting aral dito sa paggawa ng homemade recipe made of kamyas. So, medyo ano lang ha talaga ha, yung paggawa nito. Medyo matagal lang ng konti. Gagawa nga ng kailangan mo siyang linisan at first, then you have to break them with fork, then you have to marinate it for 2 days, and then another day is you have to marinate again to cook with another sugar, soy sauce, and then another day you have to ano natin siya, kailangan natin siyang ibilad sa araw. So, talagang abutin tayo ng mga 4 to 5 days, depende sa sikat ng araw, depende kung gaano kalakas yung sikat ng araw. Kasi dito natin binabase. Kasi kahit halimbawa, isang araw mo lang, isang dry itong prunes na ito, guys. Depende kung talagang napakainit ang araw. So, at first, kung halimbawa, dry na siya doon sa taas, kailangan mo siyang i-turn over para naman maging mabilad naman doon sa kabila. So, what I'm gonna do today is I'm going to put them in a plastic. Ire-repack natin siya for sale. So, like for example, kung gusto mong mag-business ng ganito, guys, kung season ng mga kamyas prunes, pwede mo siyang gaming business at that time. Para at least pagkakitaan naman natin konti yung mga bagay-bagay o yung mga prutas na nakikita natin dito sa ano, mga paligid natin. So, this is a food processing, guys. So, maganda mo siyang gawing business kung halimbawa in season. Kasi hindi naman pang matagalan na may bunga ng mga kamyas, diba? So, what you're gonna do is to repack them. So, depende kung halimbawa magkano yung nagastos mo. So, doon mo lang ibabase yung pag-repack mo doon sa product. Kung gusto mo siyang gawing business. Or kung halimbawa, pangkain lang naman. Pwede. Kasi kung gusto mo siyang pangkain lang naman, you have to try it. Like, for example, at least 1 kilo. Para hindi naman masayang yung ano mo, yung effort mo na naggawa ng ganito. So, pwede mo siyang mag-try kahit 1 kilo lang muna for the first time. Kung lalong-lalo na kung first time mo palang gumawa, hindi ka pa bihasa na gumawa ng ganito. So, pwede mo siyang gawing 1 kilo lang muna. Ayan. So, pero pag halimbawa na sakto naman na yung ano, yung pagkakuha mo, halimbawa nakagawa ka na ng 1 kilo at that time, at sakto naman yung panlasa, kuha mo talaga. Then, pwede mo siyang gawin sa susunod, no? So, step by step lang talaga yung paggawa nito. So, what I'm gonna do now is I'm gonna repack it kasi itatry ko siyang ibebenta sa mga kaibigan ko, ipaporsyon natin kasi nag-o-online selling ako while I'm here in the Philippines kasi hindi naman ako kaagad-agad makakabalik sa ibang bansa kasi naipit na ako during lockdown here.
So, I'm gonna show you on how to repack this product. Here it is. Tapos na tayong magpack or magrepack ng ating product. So, eto na siya. Chan-chararan. Okay? So, ginawa ko guys, nagrepack ako ng mga 10 pieces na package. Ay, packaging. Ayan, tignan nyo. Hindi nyo yata makita. Yun. So, meron na siyang ano. Meron na siyang label. Ayun, nilagyan ko siya ng label. And at the same time, naandi dito rin yung kanyang ingredients. So, pwedeng-pwede nyo siyang itry, guys. So, I'm gonna leave my contact number in the description box. Ilalagay ko na lang sa description box yung ano, contact details ko dito. Yung Gmail account ko, pwede ko rin ilagay dyan, guys, kung if ever gusto ninyong mag-order, you can avail it. Pero, sa inyo ang ano, ang shifting. Kasi yung ano, yung kaibigan ko dati na nasa ano sa US, nasa Hawaii, nagtry siyang mag-order sa akin ng ganito noon. So nag-order siya ng almost 10 packs ng 250 grams na Kamiya's prunes. So biniro ko siya kung halimbawa magpapadala ako, iyo ang bayad ng shipping, sabi ko sa kanya. So no problem, sabi niya ganoon sa akin. So baka kayo guys, kung gusto niyo mag-order ngayong seasons pa lang ng ano ng Kamiya's, pwedeng-pwede. Pwede pang humabol, ano? Pero as I said, pwedeng sa inyo ang ano, pwedeng sa inyo ang shipping. Ganon. So, this is it guys. Pwede siyang pangbenta. So, ito ang costing nito is around nasa 10 pesos ang per pack. So, nagtataka siguro kayo kasi medyo mahal, mga ilang piraso lang kasi ang ano natin dito guys, mahal yung sugar at saka yung soya sauce. Hindi naman masyadong mahal yung soya sauce, pero yung sugar at saka yung ano mo naman, yung effort mo naman. So, ang ano ko naman dito, effort ko, hindi ko naman pinababayaran yung effort ko dito. So, what I did is, maano ko lang naman yung nagastos ko dito. Kumbaga parang, naibalik yung nagastos ko, parang ganun. So, mag-try akong magbenta ng online while andito pa ako sa Pinas, kung ano-anong mga online na lang yung mga ano ko dito, mga ginagamit ko, kung halimbawa ano man yung mga pwede pagkakitaan at the same time, para naman at least kahit paano meron naman tayong ginagawa, hindi lang yung puro kain, tulog na lang tayo, nasa bahay na lang tayo, yung make something else naman para at least kahit paano meron tayong konting kita, kahit hindi tayo makapagtrabaho sa ibang bansa, at least meron tayong kinikita, kahit konti, kahit mga barya-barya lang. So, ganyan tayo, mga Pilipino. Mga ano tayo, mga masisipag, very clever pagdating sa ano sa pangkabuhayan. So I hope na magbigay sa inyo ng konting kaalaman itong food processing na ito. So mag-iwan na lang ako ng description ng contact number ko at saka yung mga Gmail account ko diyan sa may description box. So, if you want to contact me personally kung halimbawa gusto niyo mag-garan ito, mag-avail ng mga product. Ganun. So, hope to see you again on my next vlog, guys. And thank you so much again for watching. And have a nice day. God bless. Ciao.